Araw sa inyong lahat, sa aking lahat ng mga subscriber at sa mga manunood. Muli dito na naman ako. Inimbita ko kayong manood ulit sa ginagawa ko ngayon. Gumawa kami ng yung tawag ito yung kawayan na walang tinik. Kasi hindi naman to pwedeng gawin mo sa yung parang kapitan ng bubong ng bahay, pang ng pawid kasi. Madali itong binubukbuk. Marupok agad paglagi ng ulinan. Pero ang gagamitan ko nito, yung bakod. Kasi binabakod ko kasi yung pagitan namin sa kanang pinsan ko. Buo lang siya buo para pag natuyo. Kahit paano medyo matagal kahit umabot mo lang ng isang taon. And halos 2 puno na yung natira ko. So, nung pangatlong puno, kunti pa lang. Mga 6 nakuha ko ron. Tapos dito, yung 2 to. Marami na yan. Halos ubos na nga mga bagong sibol na yung mga tumutubo dyan, yung hindi ko pinutol kasi malambot dyan. Baka isang buwan lang wala na, rupok na. Ito ngayon yung 2 puno na binabanatan ko. Saka yung tupad ko, ayun. Ibig sabihin ng tupad yung sinuhulan o inupahan mo para tumulong sa'yo. Ayan. Medyo natagalan ko yung pagkuha kasi sumabit. Tuloy, kahapon pa ito namin pinuputol. Mahirap siyang kunin kasi ang daming kahoy na sinasabitan. Bali, nadala ko namin kahapon. Siyam. Bali niyan doon, saka dyan na. Tapos ngayon, nakaano na ako ng 2. Ayan. Tapos yung mga maliliit to. May kasamang kahoy. Yung kahoy niyan pang pakuan. Kasi hirap magpako sa kawayan. Pagka yan ay numipis, wala na. Luwag na yung pako. Ayan. Pero challenge din siya guys kasi parang sa tingin ko ang hirap putulin pero nadala din ng hila-hila ko eh. Hila ko yung Tapos pinutol namin yung kahoy dito. Hindi siya kayang putulin ng Ganda dito kasi ang dami niyan. Hanggang doon pastaas yan. May mga Tapos yung iba dito, ito. May mga tinik na yung na yan. Kawayan na may tinik. Tangnan tawag sa amin yan dito. Yun, kabila. Ang dami niyan. Hanggang doon sa taas. Hindi pa basta-basta. Ang ganda sana dito kung mayroong parang may nakikita ko sa YouTube na may pagawaan ng barbecue stick. Parang machine lang isa. Papasok lang yung paglabas niya. Dami na kagad. Ito kasi sayang siya Nabubulok lang to dito na walang produkto. Daming nga ng tuyo na niyan sa puno niyan. Kasi wala namang totally walang pakinabang kawayan to kung hindi siya gagawing tulad niyan, yung bakod. Bakod lang talaga magagawa mo rito. Kasi hindi mo siya magamit sa ibang paggagamitan. Gawa nga ng ang hina ng nito. Marupok itong kawayan na to. Pag nabasa lang siya ng ulan Tapos natuyo ng kunti. Ang kasunod dyan, bukbok na. Hindi nyo na magagamit. Kaya kung may magtatanim nito, kailangan meron kayong purpose. Bakit kayo nagtanim ng ganitong kawayan? Kasi hindi nyo totally mapapakinabangan lahat ng part ni... O kung ibig ko sabihin, hindi nyo mapapakinabangan ito ng maayos. Buti pa yung yung may tinik sa amin, ang may tinik. Yan. Kaso ang tataas naman ng pinutulan, yung pinakatawag namin yung may bahi o guod tawag namin dito sa Waray Dayalik. Yan, nabibili ng 120 per piece niyan. Pero ang pagpaputol mo niyan, 20 pesos per piece. Tapos sakot mo, 20. So matitira na lang sa yun, 80 pesos per piece. Mga malalaki na may tinik na yan. Pero pira pa rin kahit paano. Problema lang, maghahanap ka ng buyer kasi wala namang buyer dito na pupunta dito sa bundok. Ikaw ang pupunta doon, maghahanap ka doon sa Kawayan, Liti, Biliran, Nabal, ang layo pa. Pero actually sila naman ang magpipick up ng na yan, ng mga Kawayan na yan dito sa amin, doon sa may kalsada. Bali yan. Kaya kung advice ko lang, yung tinatawag nila na buntong, yun na lang itanim nyo, yung malalaki na Kawayan. Yung sa Mindanao patawag ng buntong. Kasi yung patong hindi ganun kalaki. Ang buntong na tinatawag namin sa Mindanao, yung sa Bisaya dialect din doon kasi mga Bisaya din naman. Malalaki 'yun, yung halos 2 kamay mo.
Alampas pa siguro tatlong kamay mo yung tatlong dangkal mo yung bika bilugan niya, tatlong dangkal. Yun yung ginagamit na pangkamatis, sticking niya. As in, stick niya itinutusok sa lupa para kapitan ng mga nylon at saka ng trellis ng kamatis. Mga kapal yun. Ito, advice ko lang sa mga ganito. Kung wala mo kayong purpose magtanim nito, huwag kayong magtanim nito kasi sayang yung lupa nyo. Tulad niya, dami-dami niyan. Actually, kasya ang isa itong puno na to, kasya ang anim na puno na nyug. Tapos sila lang tutubo, wala siyang produkto as in. Walang bumibili nito sa amin. Walang bumibili. Kasi as in walang pakinabang ito. Malambot siya. Kung kailangan nyo ng kawayan, ang itanim nyo yung tiyatawag na buntong o patong. Buntong, yun yung malalaki na wala rin tinik. Malalaki yun. Tatlong dangkal yung bilog. Itong kawayan, tulad nyo, walang mga tinik. Walang pakinabang to. Kasi magsasayang lang kayo ng oras. Ang ano lang talaga dito, kung mayroon kayong paggagamitan, mayroong gumagawa kayo ng barbecue stick, binibinta o may kung anumang purpose, yun. Pwede kayong magtanong, hindi naman ako nagsabi na. Pero hindi as in commercial dito sa amin o sa dito sa bandang Liti, as in commercial, hindi siya may bibili o may pagbibinta. Kasi mahinang klase ang ganitong kawayan, walang tinik. Sasayang lang kayo ng space ng lupa nyo. Ang bilis pa niyan tumubo. Ang laki ng kinakain niya kasi bumababa yung bawat isang puno niya o dalawa. Parang buwabaluktot. Sinasakop niya yung sa isang puno. Sumasakop siya ng apat na puno ng nyug o anim. So ganyan, tatlo niyan. Isa kung anim bawat isang punong tinatabunan niya. Disotsong nyug. Disotsong puno. Diba? Sayang yung space ng ano nyo. Pero kung ang purpose nyo naman ay ano lang, yung barbecue stick, yun yung bakit kayo bumuhay ng gaitong kawayan. Kasi mabilis itong kunin. Actually, ang pinaka-advantage lang nito doon sa may tinik, madali lang siyang kunin. Hindi pa rin yung may tinik. Ang may tinik, sa isang piraso, kung hindi ka marunong maglinis, abutin ka ng isang oras pagkuha. Kasi tingnan mo naman yan, oh. Napakadami ng tinik niyan. Para makita nyo. Hindi kayo makakakuha nito. Ito kinuhanan ko, bali ilang puno lang yan. Oh. Sa dalawa, tatlo, apat. Apat lang nakuha ko dito. Lima na maliliit. Ayan, puro tinik yung puno niyan. Kung hindi ka marunong niyan, tingnan mo yung mga unang pumutol niyan. Ang tataas, andun na sa taas nila pinutol kasi walang tinik doon. Sa baba, ang daming tinik. O yan, may mga tinik yan na kuha yan. Kaya talagang advice ko lang, yun na nga. Kung wala kayong purpose magtanim nito ng kawayan na ito na walang tinik, huwag na kayo magtanim. Oh, sabagay mayroon namang ibang purpose kung tinatawag na soil erosion. Itanim nyo sa gilid ng sapa o ilog. Yeah, malaking tulong pa rin yan. Pero kung as in, lalagay nyo sa bahay, lalagay nyo sa kulungan ng manok o pato o baboy, wala. Buwan lang ito, bukbuk na. Once na matuyo yung nilagay nyo sa bahay nyo, tulad nung sinubukan ko doon sa kubo ko. Once na matuyo yung kawayan na ito na walang tinik, tsak, bukbuk ang abutin. At pag umapak kayo, lusot yung paa nyo. Ayun ano nyo dyan. Kaya ano lang nyo, isa din itong advantage lang talaga, madali siyang kunin, pwede siyang barbecue stick, pwede din siyang soil erosion prevention dun mo sa mga ilog, yung mga daan ng ilog ng mga bundok na humihiwalay yung lupa o may lagi nag-landslide. Yan, pwede. Pero as in ano, wala talaga. Wala to, may inang klase. Doon sa mga nagbabarbecue stick, ito na lang gamitin nyo kasi mas madali siyang kunin. Madali din siyang biyakin. Madali din siyang dalhin kasi magaan. Guys, yan na yung paliwanag ko sa kawayan na yan. Kasi magsasayang lang talaga kayo ng oras. Pagka ganyan. Tapos, ilagay nyo sa bahay nyo, wala rin. Walang mangyari. Bukbuk agad. O sige, salamat sa mga manonood uli. Ang channel ito ay pinidikit ko o inaalay ko sa lahat ng mga katulad namin na hindi man as in kapuspalad na walang kinakain sa tatlong bisis ang araw. Yung lumalaban pa rin para sa araw-araw na buhay, lalo sa may mga anak na mga nag-aaral. Salamat sa panonood, salamat, lalo sa mga mayaman na
sumusubaybay pa rin sa channel ko. Salamat din po sa inyo sa mga nagtagumpay na sa buhay. Thank you, thank you. Hanggang sa uli. Bye-bye po.